Pamangako wikaan ni Solomon, Chapter 11. Ang maling timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang matuwid na timbangan ay kanyang kaluguran. Pagka dumarating ang kayabangan, dumarating nga ang kahihiyan, ngunit nasa mapagkumbaba ang karunungan. Ang integridad ng matuwid ay gagabay sa kanila, ngunit ang kalikuan ng mga mananalaksang ang siyang sisira sa kanila. Ang kayamanan ay hindi pakinabang sa araw ng puot, ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Ang katuwiran ng sakdal ay magdidirekta ng kanyang lakad, ngunit ang masama ay mabubuwal sa kanyang sariling kasamaan. Ang katuwiran ng matuwid ay magliligtas sa kanila, ngunit ang mga mananalangsang ay mauhuli sa kanilang sariling kalikuan. Pagka ang masamang tao ay namatay, ang kanyang pag-asa ay mawawala, at ang pag-asa ng mga taong masama ay nawawala. Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay dumarating na kahalili niya. Ang mapagkunwari sa pamamagitan ng kanyang bibig ay sumisira sa kanyang kapwa, ngunit sa pamamagitan ng kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Pagka mabuti ang nangyayari sa matuwid, ang bayan ay nagagalak, at pagka ang masama ay nagdurusa, may hiyawan. Sa pamamagitan ng pagpapala ng matuwid ay naitataas ang bayan, ngunit nabubuwal sa pamamagitan ng bibig ng masama. Siyang walang karunungan ay humahamak sa kanyang kapwa, ngunit ang taong may unawa ay tumatahimik. Ang madaldal ay naghahayag ng mga lihim, ngunit siyang may espiritong tapat ay nagkukubli ng lihim. Kung saan walang payo, ang mga tao ay nabubuwal, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Siyang nananagot sa isang taga-ibang lupa ay mahihirapan dahil dito, at siyang napopuot sa paniniguro ay tiyak. Ang mapagbiyayang babae ay nagpapanatili ng karangalan, at ang malalakas na lalaki ay nagpapanatili ng kayamanan. Ang taong mahabagin ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit siyang malupit ay bumabagabag sa kanyang sariling laman. Ang masama ay gumagawa ng kadayaan, ngunit sa kanya na naghahasik ng katuwiran ay may tiyak na gantimpala. Kung paanong ang katuwiran ay umahantong sa buhay, gayon ang umahabol sa kasamaan ay umahabol sa kanyang sariling kamatayan. Silang may suwail na puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit yaong mga matuwid sa kanilang lakad ay kanyang kaluguran. Bagaman ang kamay ay magawak-hawak kamay, ang masama ay siguradong paparusahan, ngunit ang binhi ng matuwid ay maliligtas. Kung paano ang hiyas na ginto sa nguso ng baboy, gayon ang magandang babae na walang mabuting pagpapasya. Ang nais ng matuwid ay mabuti lamang, ngunit ang pag-asa ng masama ay puot. May nagkakalat at dumarami pa, at mayroong nagpipigil ng higit kaysa nararapat, ngunit ito ay nauuwi sa karalitaan. Ang mapagbigay na kaluluwa ay tataba, at ang nagdidilig ay didiligan din naman. Siya nagkakait ng mais, susumpain siya ng bayan, ngunit ang pagpapala ay mapapa sa ulo niya na nagbebenta nito. Siyang masikap na umahanap ng mabuti ay makakakuha ng lingap, ngunit siyang umahanap ng kasamaan, ito ay darating sa kanya. Siyang nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal, ngunit ang matuwid ay mamumukadkad na parang sanga. Siyang bumabagabag sa kanyang sariling sangbahayan ay magmamana ng hangin, at ang mangmang ay magiging tagapaglingkod ng pantas sa puso. Ang bunga ng matuwid ay puno ng buhay, at siya na nakakaakit ng mga kaluluwa ay pantas. Narito, ang matuwid ay gagantihan sa lupa, lalong higit ang masama at ang makasalanan.